ito na kailangan mo. Ngayon ay malalaman mo. E-N-E, tabata nito ni... Hindi ito private school. Ni hindi rin ito Chinese school. Pero ang mga estudyante ng grade 9 dito sa San Francisco High School, Quezon City, nagsasalita ng Mandarin. Nagbabasa ng mga pangungusap. At kumakanta ng mga awiting inchik. Dito ko napansin ang isang bibo at magaling na estudyante sa klaseng ito. Ang 14 anyos na si Patricia Joy. Tulad man natin siyang sanay sa wikang Filipino at Ingles, para kay Patricia, napakadali lang aralin ng Mandarin. Ano yung unang natutunan mong mga Chinese words? Yung expression po, yung good morning. Ay, hindi mo ba nalilimutan agad? Sabi po ng teacher ko po, yung word po na tinuro ko, gamitin mo yun sa sentence, hindi mo agad yung makakalimutan. Kasi po, pag ginamit nyo po yun sa sentence, magagamit nyo na po yun sa everyday mo. Sa nakaraan 2 taong pag-aaral ni Patricia ng dayuhang wika, kinilala siyang best in Mandarin sa magkasunod na taon sa kanilang paaralan. Si Patricia, very responsible. Kapag nakita niya na may needs yung klase, siya yung unang mag-respond. Hindi ko siya tinatawag, siya yung nag-volunteer. Apat na beses sa isang linggo at 1 oras kada araw lang ang klase nila sa Mandarin. Pero ang pagsasalita ni Patricia ng wikang ito ay hindi nalilimita sa mga sulok lang ng kanilang paaralan. So, yan ay kasama ang kanyang ate, sabay silang nagre-review ng Mandarin sa bahay. Mas naunang nag-aral ng Mandarin ang kanyang ate at siya ang nagsisilbing mentor ni Patricia. Para mas gusto ko na turuan siya kasi hindi ko nakuha na naging top sa Mandarin. Gusto ko makuha naman niya. Ipinapakilala rin ni Pat ang wikang Mandarin maging sa kanilang magulang. Sino mas magaling sa mama mo sa asa papa mo na mag-Chinese? Parang wala ko. Ang sinasabi mo sa akin, parang naging way of life mo na yung Mandarin niya. Opo. Pero may mas malalim na dahilan kung bakit iniuwi ni Patricia ang wika sa kanilang tahanan. Dahil nakikita niyang ito ang mag-aahon sa kanilang pamilya at magsisilbing susi sa magandang kinabukasan. Magagamit ko rin daw po ito sa pagbi-business kasi yung mga businessman po is kadalasan Chinese. Matagal ko na po kasing pangarap yung maging businesswoman. Tuwing Pasko po, may binibenta po kaming leche flan tsaka po ube. Gusto ko po na iparanas po sa kanila yung mas magandang buhay po. At matutupad yun dahil sa Mandarin? Opo. Nakikita niya yung medyo kinakapos kami. Kaya pag siguro yun yung napupush sa kanya na para mag-strive pa. Sabi ko, anak, wala kaming ipapamana sa inyo kundi yung edukasyon nyo lang. Ito yung nakuha ng anak ko sa best in Mandarin. Kaya naman, ipinagmamalaki ng mga magulang ni na Patricia ang galing ng kanilang anak. Pag kumakanta ng mga Mandarin, nire-record namin, pinaparinig sa office mate. Sabi ko, ito yung anak ko kumakanta ng Mandarin. Mga issue na inain, sabay-sabay nating alamin kahit ano, kahit sino.